Welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng tutorial ng crochet butterfly bikini. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel. Give this video a thumbs up and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong upload. So ito yung mga kakailanganin natin sa ating crochet butterfly bikini. Isang acrylic na 4-ply. Then mustard yung color niya. Then scissor and the 4mm na hook. So, start na tayo. Grab natin yung dulo ng yarn. Then, after that, nagayin na natin siya sa ating kamay. Then, chain tayo ng slip knot tayo. Yan. Ganyan gumawa ng slip knot. And, chain tayo ng 4, guys. 1, 2, 3, 4. Then, after that, sa una ginawa natin na chain, gagawa tayo din ng tatlong double crochet. Ayan, second row natin, tatlong chain, gawa tayo din dito, gawa tayo ng double crochet. May 2 rows na tayo. So, chain 3, switch your work, double crochet on the next chain, double crochet on the next chain, double crochet on the next chain. So, sa next nating row, gawa tayo ulit ng tatlong chain. Then, sa unang-unang chain, kung saan siya nanggaling, doon na tayo gagawa ng ating double crochet kasi this time, nag-i-increase na tayo. Yung part na ginagawa natin, ito yung magiging gitna ng ating butterfly. Or ulo at katawan ng ating butterfly. Dalawang double crochet sa dulo, guys. Kasi nag-i-increase na tayo. So, after that, gawin lang natin yung ginawa natin na yan ulit. 1, 2, 3, tatlong chain, guys. Then, sa dulo, gawa tayo ng double crochet. So, ayan. Yan yung magiging body ng ating butterfly. So, this time, switch your work. Yan, slip knot tayo. Then, chain tayo ng 3. Tapos, dun sa sumunod na chain, gawa tayo ng double crochet. So, pinakadulo din na natin ginalaw para pumantay siya dito. So, yan. Repeat lang natin. Chain tayo ng 3, then switch your work. Tuloy-tuloy lang natin. Double crochet hanggang makarating tayo sa dulo. So,
So, ayan guys, dito. Dito, kailangan natin gumawa ng mahabang-mahaba na magiging tali ng ating butterfly sa ating leeg. So, ganito lang siya. Siguro, 100 to 150 na chain. Kasi yan yung mag-bubol sa ating leeg. Balikan ko kayo pag natapos ko na yung 150 ko na chain. So, bali yan guys, nakagawa na ako ng 150 chains na connected dito sa side na ito. So, yung next step natin is gagawa tayo ng chain na ilalagay naman natin dito. So, putulin lang natin tong ating ginawa. Then, ayan. Set aside muna natin siya. Then, grab ulit natin yung yarn. Ganito yung start ng paggawa natin ng chain. Oops. So, yan. Tapos, bilang lang kayo ng 150. Kasi 150 yung size ko sa aking leeg, guys. So, yan. 150 na chains. Then, after that, balikan ko kayo kasi i-connect natin siya dito. So, yan guys. Nakagawa na ako ng 150 chains na i-connect natin dito. So, ganito natin siya i-connect. Dito sa pinakadulo or chain na ito. Yan. Diyan natin siya i-connect. So, gagawa lang tayo ng slip knot. So, gawa tayo ng slip knot papunta dito. Doon tayo sa sumunod na chain. Then, after that, gawa tayo ng 6 na chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, after that, doon sa ginawa natin chain, gawa tayo ng mga single crochet. So, sa ginawa natin na to, ito yung magiging antenna ng ating butterfly. Connect natin siya dun sa last part. So, after that, slip knot ulit. Then, gawa ulit tayo ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, single crochet tayo. Dito pabalik. So, yan. Tapos na yung dalawang antena ng butterfly. So, ang gagawin natin, connect lang natin siya dun sa sumunod na row. Then, sa sumunod ulit na row. Kasi, and, ayan. Dito kasi, pwede na natin siyang putulin. So, yan. That way, yan. Pwede na natin siya sikipan. So, ito yung result niya. Bali, nagkaroon na ng sungay yung ating, sungay or antenna yung ating butterfly. Yan siya. Then, itong retaso na to, pwede naman natin itong itago. Gayan yan. Tapos, pwede na natin siyang gupitin. So, yan. Tapos na yung first part natin. I-set aside lang natin siya. Nang maayos. Para pag binalikan natin siya, maganda yung magiging result. So, ayan. Then, yung second part natin, grab natin yung yarn. Gawa tayo ng slip knot. O yan, mag-hole lang tayo doon sa yarn. Then, i-connect natin siya dito. Dito sa part na to, guys. So, after that, chain tayo ng 5. Ng slip knot muna tayo.
Tapos chain tayo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos dun sa pinanggalingan natin, balik tayo dun ng double crochet. Then after that, chain tayo ng 3, 1, 2, 3. Then connect natin siya dito. Dito ko siya kinonect, guys. Sa pagitan ng 5 na row. So, chain tayo ng 3. Doon sa pinanggalingan natin, doon ulit tayo gagawa ng double crochet. Then, after that, chain ulit tayo ng 3. So, dito naman tayo gagawa ng yan, double crochet. Then, after that, chain 3 ulit. Dito ulit tayo sa side. So, dapat yung maging resulta ng gagawin nyo is ganyan. Bali, magkakaroon siya ng 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Then, after that, chain tayo 3. 1, 2, 3. Switch natin yung work natin. Then, gawa tayo ng tatlong double crochet dito sa side nito. So, yan. Then, after that, yung sumunod naman, gagawin natin ay tatlong double crochet dito sa side na to. So, syempre, gawa muna tayo ng dalawang chain. Then, tatlong double crochet. Then after that, dalawang chain. Then, and ang sumunod, dito na tayo mag-work sa sumunod na to, guys. Ang gagawin naman natin dyan, tatlong double crochet. Since nakagawa na tayo ng dalawang chain. Ganyan yung maging itsura niya. Then, sa sumunod, gagawa tayo ng bali, limang chain. So, chain lang ulit tayo ng dalawa. 1, 2, tapos dito sa side na to, limang double crochet. Then, after that, kuha tayo dito ng 4 double crochet. Pero, gawin muna natin is dalawang chain, then apat na double crochet. 1, 2, 3, then 4. So, ayan guys, yung naging first row natin. Ayan siya. So, bali yan. Itong ganito, pwede naman natin siyang gupitin. Ingat lang sa paggupit kasi baka magupit natin yung ginagawa natin. So, tapos na tayo sa unang row. Ang next row natin is ganito. Switch lang natin siyang ganyan. Then, sa unang chain, yan, slip stitch lang tayo. So, ulitin ko kung paano mag-slip stitch. Dito. Yan. Then, sa sumunod is ganun pa rin. Slip stitch. Then, kung saan tayo nang galing, doon tayo mag-chain ng 3 as double crochet. Tapos, mag-double crochet tayo. So, nagkaroon tayo ng dalawa dyan.
So dito sa next chain, gawa tayo ng dalawang double crochet. So yung ginagawa natin is second row na, guys. Then chain 2. Dito, guys, nag-i-increase na tayo. So sa unang-unang chain, gagawa tayo ng dalawa sa isang chain. So bali nakikita yung chain na yan, nagdalawang chain tayo dito, tapos dito dalawa pa rin. So all throughout hanggang dito yan. So repeat ko lang. So yan, tapos na. So may total na tayo na 10 dyan kasi dito nag-work tayo ng 5. So chain 2. Then dito, sa gitna na to, iba yung gagawin natin. Dito, since tatlo yan, dito sa pinakagit ng chain or sa pangalawang chain, gagawa tayo ng tatlong double crochet. Yan yung magiging hati ng ating pakpak sa taas tsaka yung pakpak sa baba. So ayan, magiging ganyan yung itsura niya. So after that, chain 2. Sa unang chain yan, ayan, magdadalawang, ayan, double crochet tayo. So magiging total ng 6 na yan, second row niya. Then after that, dito sa dulo, ayan, ano muna tayo, magdalawang chain muna tayo. Then after that, double crochet dito sa sumunod na chain, then double crochet dito sa sumunod. So ito, guys, ito yung paulit-ulit natin gagawin dito sa side natin. Hindi na natin siya gagalawin, kita nyo, para maging maganda yung dulo niya, maging ganito. So switch na natin yung work natin. Then kagaya ng ginawa natin kanina, nag-slip knot na tayo dito. Slip knot na tayo ulit. Then slip knot isa pa. Then after nung dalawang slip knot is chain 3. Then double crochet sa same na stitch. Then double crochet ulit dito. Dalawa doon sa same stitch. So after that, chain 2 ulit. Since nag-i-increase pa rin tayo, ang gagawin natin, chain 2 tayo dito. Then after that, chain 1. Then after that, chain 2. Chain 1. Chain 2, then chain 1. So yan, alternate lang yung ginawa natin since nag-i-increase tayo. Then chain ulit tayo ng 2. Then dito, gawa tayo sa pangalawa ulit ng tatlong double crochet, yung nagiging pagitan ng ating pakpak sa taas and pakpak sa baba. So, yan siya. Then, chain 2. So, increase ulit tayo. Dito sa sumunod na chain, double crochet, dalawa sa isang chain, then isa, then dalawa ulit sa isang chain, then isa ulit. So, dire-diretso lang yung ganun hanggang dito. So, dito isa, then next chain is dalawa, sunod na chain isa, then sunod dalawa, then isa ulit, then dalawa dito sa chain na to. So yan siya. Then chain 2, after that, chain 2 ulit dito,
As you can see guys, yung method na ginagawa natin both side dito and dito is parehas lang. Laging double crochet lang sa dalawang chain. Kagaya nyo, dalawang double crochet sa isang chain. Then, dalawang double crochet sa isang chain. Then, ito yung laging nagiging dulo natin since after this, isi-switch na natin siya sa ano na tayo, fourth row na tayo. So, yung fourth row is same scenario kanina. Dito, slip stitch tayo. Tapos, slip stitch ulit. Then, after that, 1, 2, 3, chain ng 3. Then, double crochet. Ayan, stand as dalawa na silang double crochet dyan. Then, dun ulit is double crochet. So, yung kasasabi ko lang kanina, yung ginagawa natin dito, both side dito and dito is parehas. Dito lang yung nagkaiba kasi nag-i-increase tayo dito guys. Ito kasi yung magiging upper part wing natin. Then, ito yung magiging down na wing natin. So, after that, huwag nyong kakalimutan lagi dito sa mga spaces na to, dadalawang chain tayo bago tayo kukonek dito. So, ang gagawin naman natin ngayon, since kanina nag-i-increase tayo, this time, ang increase na lang natin is puro dulo na lang, guys. Tig isa dito, then tig isa sa dulo nito, then mamaya, dalawa ulit sa dulo nito, then dalawa ulit sa dulo nito. So, pakita ko siya sa inyo. So, ayan, bali, dalawang chain dito. Then, doon sa lahat ng gitna is puro double crochet na lang. Since yung increase na ginagawa natin ay medyo mild na lang kasi nakapag-increase na tayo kanina sa halos dalawang row. So, yan. Ganyan siya. So, yan. Nandito na tayo sa dulo. Ito yung sinasabi ko na bawat dulo na lang tayo mag-i-increase, guys. So, dalawa doon sa pinakalas. So, yun. Dalawa dito, then dalawa dito. Then, all throughout sa gitna is puro tigi isang double crochet na lang. So, after that, huwag kalimutang mag dalawang chain. Then, dito, ito yung nagiging pagitan ng upper wing and the down wing natin. So, dito tayo sa second na chain, gagawa ng tatlong double crochet. Yan. Shout out dun sa pusa, pasensya na. Then, ayan, gawa tayo ng dalawang chain. Then, dito ulit is dalawa, guys. Then, ayan. Bali, isa dito. Isa ulit na chain. Isa ulit na chain. Isa ulit na chain. Then, dito sa pinakalas is dalawang double crochet. So, after that, chain tayo ng dalawa. Then, dito, gagawa tayo ng dalawang double crochet sa isang chain. Kasi yan na yung dulo natin. Yan yung method dyan, guys. So, yun, kung ano lang yung ginawa natin dito sa ating fourth row, yan lang yung gagawin natin ng apat na beses, guys. Then, babalikan ko kayo kapag nagawa ko na.
So, bali guys, natapos ko na yung additional na apat na rows doon sa same method na sinabi ko kanina. So, ang gagawin natin is ulitin lang ulit natin yun dito. But, merong difference yung gagawin natin ngayon. So, ayun, slip stitch ulit tayo dito. Then, 1, 2, 3. Double crochet. And the same stitch. Tapos, double crochet ulit, guys. Then, chain 2. So, dalawa ulit dito. Bali. Dalawa. Then, tigi-isa na lang ulit dito, guys. Yan. Then, at this point, guys, ang ituturo ko sa inyo is yung i-workout na lang natin muna yung upper wing natin. So, ito siya. Then, ituturo ko kung paano natin siya ihihiwalay dito sa lower wing natin, ha? So, yan. Tapusin ko lang to. Pakita ko sa inyo. Ganda bulo na siya, guys. Wait lang. Puro double crochet siya. So, ayan. Malapit na tayo dito sa dulo. Ito yung difference ng gagawin natin. So, dalawa ulit dito sa pinakadulo. Then, kagaya nga nasabi ko kanina, meron tayong pagitan doon sa pakpak sa itaas and pakpak doon sa baba. So, ito yun. So, gumawa tayo ng 8 na ganito. Dito sa first chain niya. So, first, magdalawa muna tayo na chain. Then, dito, sa first chain, gawa tayo dyan ng tatlong double crochet. 1, 2, 3. So, ayan. Dito sa part na to natin na paghiwalay yung pakpak dito sa taas hanggang dito sa baba. So, after that, switch lang natin yung work natin. Nandito, ayan. Apat dito pala, guys. Bali, 4 dito. Ayan. Then, after that, switch natin siya. Then, same nung ginagawa natin kanina. Slip stitch lang. Slip stitch. Then, chain 3. Then, ayan, double crochet. Then, after that, chain 2. Wait lang, lipat natin. Chain 2. Then, yung connect natin siya ulit dito. Chain 2 dito. Kasi, ayan nga yung pag-i-increase natin sa ating butterfly. Yung bawat part ng tulo is double crochet. Double crochet sa isang... dalawang double crochet sa isang chain dito sa bawat dulo. So, ayan. Lagay lang natin ganyan. Continue lang natin siya.
hanggang makarating ulit dito sa dulo. So in this part guys, ganyan lang, paulit-ulit lang yung gagawin natin. Pero dito sa row 9 na ginawa natin, ito nga yung pinaghiwalay natin, yung upper wing sa lower wing. Then yung ginagawa natin na to, i-repeat lang natin siya ng 6 times or 7 times, depende sa size ninyo. Pero sa akin kasi, i-repeat ko yung row na ito ng 7 times. Kasi yun yung naayon sa akin size. Then yan, ipakita ko lang yung buong hilera ng ginawa ko. Actually, method na natin to kanina. Pinaghiwalay lang natin yung upper wing dun sa lower wing kasi magkaiba sila ng work kapag ginagawa natin siya. So, yan siya. Sumapit na ulit tayo dito sa dulo. So, yan. Same method, dalawa ulit sa dulo. Kasi nga, ini-expand natin ng increase yung ating upper wing. So, after that, dalawang chain ulit, dalawang double crochet sa chain na yan, then dalawang double crochet sa sumunod na chain, then after that, switch na natin yung work ulit natin, then slip stitch sa next chain, then 1, 2, 3 or tatlong chain gawa tayo, then double crochet dito, double crochet sa yun, sa first chain, then double crochet dito. So yung method na to guys, i-repeat lang natin yung method na yan ng 7 times, then after that ituturo ko sa inyo yung next natin gagawin. But this time, babalikan ko kayo. Gagawa lang tayo ng 7 rows na same method po nito. Okay? So, ayan. Natapos ko na at nakapag-add na ako ng 6 rows dun sa size ko, guys. So, dito, since nasa dulo na tayo, iba yung gagawin natin ngayon. So, ito tuturo ko siya sa inyo. So, yan. After that, after this row, switch natin siya. Then, slip stitch tayo. Yan. Slip stitch. Then, slip stitch. Slip stitch. Then, slip stitch pa rin dito. Then, after that, slip stitch dito. Then, pati dito, guys. Then, after that, gagawa na tayo na bali, 6 na slip stitch yung ginawa natin. Gawa tayo ng tatlong chain. 1, 2, 3. Then, after that, yan, double crochet tayo dun sa same stitch nyo. Then, ayan. All throughout, puro double crochet sa mga chain. So, double crochet simula dyan hanggang dito. So, yan, pakita ko siya sa inyo kung paano ko siya gawin.
Kaya, continue ko lang siya, guys. Pakita ko lang sa inyo. So, yan. Yeah. So, nasa dulo na tayo. Double crochet ulit doon ng dalawa sa chain na yun. Then, wait lang guys ha, medyo ano kasi yung acrylic na yarn. Medyo naghihiwa-hiwalay. So, 2 chains ulit. Then, kagaya nung kanina pa natin ginagawa, double crochet dyan. Then, dito rin. Then, after that, same scenario, switch lang natin siyang ganyan. Ganyan. Then slip stitch, then slip stitch, plus 2 chain, lagay sa so, 2 chains ulit. Ang 2 chains doon. Ah, 2 double crochet dito sa unang part. Then, tapos, puro double crochet na lang sa mga chains, guys. Simula dyan hanggang dito. Dito, guys, sa ginawa natin na awang na yan, dapat yung gagawin natin na double crochet is hanggang dito lang. Hanggang sa umabot tayo sa pinakadulo nung magiging dulo ng ating butterfly. So, balikan ko kayo kapag malapit ko na siyang matapos. Pero dapat ang magiging itsura niya is laging ganyan. So, ayan guys. Malapit na ulit tayo dito. So, ayan, gawin ko lang. And may lalaktaman tayo dito, bali 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hanggang dito lang tayo mag-work. Then, guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, after that, switch na natin agad yung work natin. Then, after that is chain 3. Then, double crochet doon sa same stitch. Tapos, continue lang ulit natin siya hanggang dito. Then, ganun lang guys. Hanggang sa umiksi ng umiksi siya. Then, babalikan ko kayo kapag tapos ko na siya. So, bali guys, ito. Ito yung naging itsura ng ating upper wing. Then, continue lang natin siya. Pagdating dito sa dulo guys, yan, ganyan yung gagawin natin. Slip stitch lang tayo ng 6. Two. Three. Four. Five. Then 16. After that, nagawa tayong 1, 2, 3 chains. Then, double crochet sa mga sumusunod na chains.
Ayan, nagpalit lang ako ng ano. Ayan, by the way guys, nagpalit lang ako ng hook. Ayan. Then, chain 2. Kasi dito na ulit tayo sa may, ayan. Then, after that, dalawang double crochet ulit sa isang chain. Then, dalawang double crochet ulit sa sumunod na chain. So, yun lang. Then, ayun, same goes ulit. Gaya ng kanina pa natin ginagawa. Switch lang natin siyang ganyan. Then, slip stitch tayo, dalawa. 1, 2, then kung saan tayo nang galing, chain 3 lang. Then, double crochet doon. Yan, then after that, double crochet sa sumunod na chain. Dalawang double crochet. Yan, tapos, chain 2 tayo. Then, dalawang double crochet ulit dito sa side na to. So, yan. Since nandito na tayo sa pinaka-last, yan na siya. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Yan. Bali, matatapos na tayo. Switch lang natin siya ng ganito. Chain 1 tayo. Slip stitch tayo, guys. Bali, ganito mag-slip stitch. Yan. 1. Then 2. Then 3. Bali, slip stitch ng 3, guys. Then after that, gawa tayo ng 3 chain. Then ngayon, gawa naman tayo ng double crochet. So, yan. Ganyan lang. Yan yung magiging pinakadulo natin. Oops. Yan. Sumabit. So, since, ayan, tapos na tayo. Dito sa upper wing, ayan na naging itsura niya. Siyempre, dito, guys, itong dulo, hindi natin siya puputulin. Ha, hindi natin siya puputulin. Gagawa tayo ng 250 chains. Dito kasi ito yung magiging tali naman natin sa likod. So, yan. 250 chains, guys. Then, after that, balikan ko kayo kapag tapos na ako ulit. So, yan. Ganyan lang siya. So, after 250 chains, saka natin siya puputulin. Then, ang ituturo ko sa inyong next is yung lower part ng wing. Kung paano natin siya gagawin. So, ganito siya. Ganyan na yung naging itsura ng ating butterfly. So, balikan ko kayo kapag tapos ko na yung 250 chains dito sa magiging tali ng ating butterfly. So, bali yan guys. Nakagawa na ako ng 200 chains na para dito sa dulo ng ating upper side ng wing. Then, set aside muna natin yan. Ang ituturo ko sa inyong next is ito. Yung lower wing niya. Since dito, nag-i-increase tayo para lumaki. Dito naman, magde-decrease tayo. So, ganito lang siya natin gagawin. So, grab natin yung yarn. Then, gawa tayo ng slip knot. Yan. So, pag meron ng slip knot, connect lang natin siya dito. Dito. Dito, guys, sa pagitan ng ating wing. Bali dito, natin siya kukonek sa pinakadulo. Then, after that, ayan, slip knot lang tayo. Then, after that, chain 3, 1, 2, 3. Then, gawa tayo ng 4 na double crochet.
Yung part na to, pwede naman natin gupitin later, guys. Para hindi siya nakikita. So, yan. Nakagawa na tayo ng apat din. Pwede natin gunting yun to. Yung sabi ko kanina. So, yan. Then, after that, guys, chain 2 tayo. Pero this time, magde-decrease tayo. So, yung decrease, lagi naman tayo maglalaktaw dito. Dito sa pinaka-umpisa. So, dito tayo agad mag-i-start sa next. So, chain 2, diba? Then, double crochet dito, guys. Dito. Hindi dito, ha? Dito, guys, sa sumunod na chain. So, ganyan yung pagde-decrease natin. So, yan. Tuloy-tuloy lang natin. So, ayan guys, wait lang. Medyo nagkakaano yung magkakabuhol-buhol yung yarn ko kasi dito. Ayan, so dito, magde-decrease pala ulit tayo. So, laktaw tayo dyan. Then, chain 2 na tayo agad, guys. Then, double crochet ulit dito. Kita nyo ba yung pagde-decrease natin? So, tingnan natin yung magiging result niya after this. Kasi kailangan maging patusok yung ating lower wing. So, ayan siya. So, magiging pag-ganyan dapat yun. So, continue lang natin. Switch tayo. Same goals. Ganyan lang. Ayan, slip stitch pa rin, guys, yung method. Then, tatlong chain. Wait lang, guys. Ayusin lang natin yung yarn natin. Then, after that, ayan, double crochet tayo. Double crochet dito sa sumunod. Then, chain 2. So, after that, ganun pa rin. Decrease tayo. Dito na tayo maglalagay. So, sumunod. So, ayan. Nakikita nyo. Nag-decrease na siya. Naliikot na yan siya pag ganyan. So, ganun lang. Ang gagawin natin, pakita ko pa siya sa inyo kung paano. Then, mamaya. Balikan ko na lang kayo pag nagawa na natin siya ng buo. So, yan. Dito na ulit tayo sa part na to. Skip na natin yan. Then, after that, dito na tayo. Chain 2 tayo. Chain 2. Then, dito na tayo, guys.
Tapos chain to ulit dito. Ayan. So, ayan. Nakikita niyo na yung pagde-decrease natin. Then, same lang. Both side yung gagawin natin. Then, balikan ko kayo pag malapit na tayo sa dulo ulit, guys. Ayan, so bali guys, ayan, tapos na tayong mag-decrease, konti na lang. Then, ang gawin natin is, ganun pa rin. Pakita ko lang sa inyo yung magiging pinaka-part ng tutorial dito sa bandang lower wing ng ating butterfly. So, ganito siya. Slip stitch pa rin tayo, since yun pa rin yung method natin. Chain 3, double crochet, then dalawang double crochet dun sa sumunod na chain lang guys. So 2 chains, then since meron nga tayong dinidecrease-an dyan, gawa lang tayo ng isa dito sa part na to. Yan, then after that chain 2. Then, dito na tayo gagawa ng double crochet. Same lang ng mga ginagawa natin, pero this time magde-decrease tayo kasi para magkaroon ng tusok yung dulo ng ating lower wing. So, yan, pasensya na kayo sa yarn ko. So, ayan siya. Then, switch na natin siya kasi malapit na tayong natapos. Ayan na, nakita nyo na yung pinaka naging dulo ng ating lower wing. So, this time, slip stitch tayo. Slip stitch. Then, slip stitch ulit dito. And after that, dito, sa pinaka last part, pinaka nag-iisang chain, gawa tayo dyan ng tatlong double crochet. Ay, mali. Bali, hindi pala siya tatlong double crochet. Ang gagawin natin dyan ay, sorry guys ha. Gagawa tayo dyan ng and slip stitch ulit tayo papunta dito. Then after that, chain 3 tayo. three, four, five actually din. Ayan, maggawa tayo dito ng ayan. Ganyan siya guys. So, ayan. So, ayan yung magiging pinakadulo natin. Then, after that, slip stitch lang tayo dito hanggang makarating dito guys. Yung butas kasi na pinaggawa natin niya, meron niyang purpose guys. Eto, may purpose siya. Mamaya malalaman niyo pag natapos na tayo ha. So ayan, tapos na siya. Yan na yung lower wing natin. Etong butas na to, may paggagamitan tayo niyan dyan, guys. So, ito, pwede naman natin siyang idago. Ganyan. Ganyan lang magtago ng mga retasa na yan. So, pwede na natin siyang gupitin pag natago na natin. So, ayan. Tapos na. Ito na yung naging side ng ating butterfly. So, ayan siya. Ayan.
Ito yung ating pinaka-head with the antenna ng butterfly, yung upper wing, then yung lower wing niya. Then dito guys, pabalikan ko na lang kayo kasi gagawin ko yung kabilang side niya. Then ang ipapakita ko sa inyo yung magiging result na nung ating butterfly na bikini. So yan guys, bali na tapos ko na yung kabilang wing part niya and natapos na natin halos yung ating crocheted butterfly bikini tops. So yung purpose ng mahabang tali kagaya dito, papakita ko siya sa inyo ngayon guys kung paano siya susuotin. So dahil mahaba siya, kailangan natin siyang italikod and or balikta rin. Then yung unang-unang makikita niyong tali guys, yan yung i-coconnect niyo dito sa side mo to pag sinuot niyo siya. So bali nakakross yung kanyang design sa likod. Mamaya meron akong video kung paano ko siya naisuot guys and kung paano yung itsura niya kapag sinuot na natin siya. So ayan, ganyan siya. Then after that, itong nanditong tali, ito, yan, i-cross nyo siya ulit. Then yan naman yung iduduktong nyo dito sa side na to. Then, as I've mentioned earlier, itong side na to, kaya siya ganyan, meron siyang purpose, diba? So yung purpose niya, dyan natin ilalagay yung magiging tali ng ating bikini. So ayan, pasok lang natin ng ganyan. Ganyan, i-bowl natin siya. So, ganyan lang siya i-assemble kapag susuotin siya, guys. So, syempre, yung higpit depende sa size ninyo and sa gusto nyong higpit. So, ayan siya, guys. Ganyan lang siya suotin. And ito, yan. Syempre, ibubuhol natin siya dun sa ating leeg. So, ganyan lang yan siya. So, yung next video is yung full na pagkakakuha ko sa butterfly na crop top na ito or bikini tops na ito. And yung susunod na video is yung paano natin siya susuotin and kung yung ginawa ba natin ay kasya sa akin. So, ayan. Bale, ito na yung ating finished product, guys, na crochet bikini butterfly tops. So, ito siya nung na-fit ko. And I hope you find my video interesting. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel. Give this video a thumbs up and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong tutorial na aking gagawin. Thank you so much for watching, guys. See you on my next vlog. Bye-bye!